guys, I'm back. In today's video, I will be sharing to you my 7-week-old. Ha? Sa kanilang water, naka-schedule ngayon, probiotics. So, yung ginagamit ko sa probiotics, ito guys. CHC Agritech. Doon ko lang din to nabili kay Mountains Farm, kung saan ko nabili yung mga sisiw. So, Agritech, bakit naman. So, ngayon, mag-prepare muna tayo ng water nila guys, bago natin sila bibigyan ng pagkain. Makikita nyo sila ngayon, makukulit na. By the way, at 7 weeks old, ang kanilang water na nakukonsume in a day, it's around 16 to 17 liters. So, ang isang ganito ay, ito ay isang galon, 3 liters ang laman. So, most likely, nagbibigay ako ng tubig inumin sa umaga at saka sa hapon. So, yung sa umaga hanggang tanghali yon, halos ubos nila yon hanggang tanghali. Then yung pagkahapon naman mga around 12 to 1 galon, minsan alas 2 kasi may natitira pa sa umaga, so pinapaubos ko kasi hindi ko naman pinatapon kasi nga sayang kasi may halo kong vitamins yun o kung ano, so pinapaubos ko kasi hindi naman masyadong nagdudumihan kasi nakaangat na nga yung kanilang waterer. Sa pagkain, ang nakukonsume nila ngayon, 7 weeks old, nakukonsume nila around sa 200 heads, ha, it's around 8 kilograms sa buong araw na yun. So, hinati-hati. So, since ito ay hindi sila 200, nasa 216 po sila kasi nga si Mountains Farm, mabait si Mountains Farm, meron siyang binigay sa akin na 5% on top doon sa 200. May binigay siya ng 5% mortality rate. Plus, napakabait ni Engineer Jeff. Binigyan pa ako ng libreng 10 boys, black and white. So, papakita ko mamaya. So, actually, itong probiotics na to, ay isang pinch lang nito sa isang litro na halo ko. So, since 3 liters ito, tatlong pinch. Tatlong pudyot. Tara, let's go. Pasok na tayo. Magbibigay na tayo ng pagkain. Thank you.
yung ito yung lalaki, oh. Ito yung lalaki. Laki tapay. Ito pa yung isa, oh. Ayan, nasakto, eh. Ayan, lalaki na, oh. Ito yung mga lalaki. Ito yung inasal type. Inasal type. Ito yung babae na brown neck. Yung lalaki na puti. Ayan, may nakita kayong puti. Kuha tayo. Ito naman yung puti. Ayan, o. Tagko na sila. Sige, good. Sige, sabong, sabong. Ayan. Ito yung mga inasal type. Mas mabigat yung itim. Pero malaki yung katawan. Siguro mga kalahating kilo na. Mabigat. So yan. Check nyo guys, Facebook page Mountings Farm. So, napakabait niya ni Engineer Jeff. Binigyan ako ng may pasubra akong 10 lalaki. Kaya Mountains Farm, 10 beses din kitang i-mention dito sa aking YouTube channel. Yay! Pag bibigyan mo pa ako ng additional, i-mention pa kita. Yay! Ito. Black neck. Meron siyang ay mga yung sa iba may mga lumalabas na ibang ito ganitong kulay, oh. Ay. Ganda nila, lalo na yung brown neck. So, so far intact pa rin yung 200 heads plus mayroon pang 6 na girls, 206 tapos 10 yung boys, black and white. To boy, it's a male. Lilitsunin kita pag lumaki na. Yan ko nga. Nakakaawa naman. Benta na lang. Benta, sinong gustong bumili? Bili na kayo, bili na kayo, chicken. Pwede nang litsunin. So, ayan guys, kung titingnan nyo, medyo masikip na sila. Pero meron pa rin space, so currently ang ginagawa kong bahay, yung bago nilang bahay ay nagfa-flat na ako sa flooring kasi nga medyo slope. So kailangan i-flat, so abangan nyo na lang sa pag natapos ako doon, tsaka ako na i-upload yung video ko sa paggawa ng bagong bahay nila. Yung iba ako curious sa kanila. Kukyat nila. Ito yung mga brown neck. Ang ganda ng kulay. Ikaw, kamusta ang buhay mo? Ito, lalaki din. Ito, lalaki. Oh. Lalaki din ito. Malalaki na sila. Engineer, malalaki na yung mga sisiyo galing dyan sa'yo. Thank you very much. So actually guys, dito, yung rice hull kahit puno na ng iti nila, hindi pa ako nag-change. Actually, hindi siya maamoy dahil, of course, nakatulong yung rice hull. At the same time, yung probiotics na binibigay ko, yung Agritech, CHC, Agritech. So, maganda po siya. Hindi mabaho yung kanilang poof, yung kanilang iti. Hindi mabaho. Tapos, ilang langaw. So, mas may langaw pa doon sa bahay ko. May pa isa-isa. Kaso inahabol nila, eh. Kaya natatakot din siguro dito. So yan. O yan, alert pa sila, oh. Tahimik. Tahimik agad. Ayan. So ang gaganda nila, ang cute, malalaki na. So sa ngayon, ang pinapakain ko ay itong week na ito, starter. Sa next week, pagka 8 weeks old nila, pagpasok ng 8 weeks, magsugod na, maumpisahan ko na naman yung grower na sila until mag-lay na sila. Grower and then, yun na. Mag-introduce na ako ng start siguro ng
by after 3 months mag-i-introduce na ako ng ibang alternative food like vegetables. So actually marami ako ditong tinangkong. Yung tinangkong ko dati, yun yung pinapakain ko sa mga sa mga dati kong manok, hinahalo ko sa feeds. Tapos nangihingi ako doon sa city, sa palengke. Marami yung mga pinagbalatan ng cabbage, hinihingi ko. Minsan yung iba binibenta, 20 ang sako, bumibili ako. So sinachap-chap ko yun, tapos sinahalo sa kanilang feeds. So try ko yan. So since wala ako ditong naghahanap ako ng Madrid de Agua at saka Asula, kasi meron akong malaking pan sa baba, sapa, pwede ko siguro yung lagyan ng Asula. Sana may makita ako. 1D18 na kayo sa susunod na mga linggo. Okay, wala na tayo budget. Wala budget, benta na lang. So actually guys, sa ngayon, wini-weigh ko pa yung mga option. Pwede siguro silang, kung gusto nyo, baka yung RTL ko yung half sa kanila, RTL, ready to lay. Baka naghahanap kayo ng mga RTL, gusto nyo mag-umpisa ng mga 50 heads, 100 heads, or 30 less. Magiging available ito after 3 months. Siguro kasi mag-start ito mag-lay mga 4 and a half. Mag-start ito by 8. Mag-start ito na mag-lay mga around 5%. Mga third week ng April. So, siguro by March. I don't know. Mag-announce na lang ako kung mag-RTL. Ibibenta ko yung half sa kanila. Then half lang ang iiwan ko for egg production. Depende. So, titingnan ko pa yung mga possibilities. So far dito, maganda yung takbo ng ating poultry farm. Maganda yung kanilang status ng mga manok. So, malulusog sa awa ng Diyos. Sarap gigilin eh. So, yan. So, alerto. Yan. So yun guys, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga latest video na ating i-upload sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat. Bye!